Meron okay. Ang mga gamit na mask. Kung sino pa mahula kung ilang bola ang laman nito ay magmamagin ng discounted price. Just click on the yellow button. Dito pa marami rin ho akong ibinibenta dito. 50% off. Sandali nga muna. Ano ba ang ginagawa niyo dito? Ito po murang musa na po. I'm sorry. Siya po talaga nagbebenta. Ako po nangihingi ng bag. Magandang hapon Pilipinas at buong mundo. Night Eye, Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy. And welcome to Fast Talk with Boy. Maraming salamat. Tuesday, thank you. Thank you, Dito for being here. Wilma, salamat. Salamat sa mga. Maraming salamat. Bago natin pag-usapan itong mga negosyong ito, you've been part of, you know, I've always wanted to ask you this, you've been part of Bubble Gang for quite a while. Yes. Kumusta yung karanasan na yun? Napakasaya kasi hindi lang po ako artista doon, ate rin po. Ako doon, minsan nanay, minsan gaffer, depende po sa gusto ng production. Ano siya, it's a family more than just a work environment. Yun yung relasyon. In the context of creative, paano kayo, you know, it's iconic, no? Paano, do you have a script? Nagtatapunan ba yan? A lot of things happen on the spot. How do things happen? It's a combination of everything. At saka napakasaya kasi liberating for an artist na magkaroon ng ganong type ng work setup. Tapos you're working alongside si Kuya Bitoy, tapos mga batang artista. Feel ko bata ako every day. Fresh idea. So fresh din ako. Ganon yung pakiramdam ko. Patawa? Panika. Ang yaman. Ikaw naman si Josa. Yeah, of course. Ang naging living by the name. Oh, di ba? Living by the name. Josa. Oh, pero kumusta? I mean, you know, congratulations. Yes. Doing very well. Yeah. And, di ba? Paano ka umatake ng role doon? In fairness, kasi yung director namin, si Direk LA, dahil bata pa siya, so meron siyang way para i-explain yung mga bagay-bagay. Papaliwanan niya, dito yan ang galing, ganito yan, dapat hanggang dito ka lang. So ngayon, kung anong emotions meron ka at hindi mo na masabi yung mga dialogue mo, bahala ka na. May kalayaan ka? Yes, meron kang freedom. Nice, yes, basta hanggang dito lang yung mga linya-linya mo. Okay, because there are directors who would literally show you how to do it, di ba? Yeah. Dito ang kamay, dito ka iiyak, ito hindi. Hindi, bahala ipapaliwanag. Ipapaliwanag. So para sa akin, sa edad ko, mas naiintindihan ko. Ang ganda. Let's go to the businesses. Kasi pareho kayo maabilidad, madiskarte sa buhay. Naman, kailangan. Ang Karinderia, dalawang branches na. Oh, yes! Cheers. Thank you so much for the love sa aking 5-star Karinderia, the one and only in the Philippines. Di ba? At meron kang bagong branch meron sa Tagaytay? Meron bagong branch sa Tagaytay, along Mahogany Road. Ano ang mga ibinibenta doon? And what makes the 5-star Karinderia different? What makes it different? Kasi una, Karinderia siya, affordable, mura. Gusto ko yung bukas siya sa lahat ng gustong kumain. Ganon. Ganda, di ba? Galing ko na yan. Di ba, Karinderia? Oo. Tapos, at the same time, afford mo, and then we serve quality food. Comfort food ng family namin, yung sinaserve namin doon. And we make sure na malinis to. Kasi nga, gusto namin na, hindi porkit masarap yung kakainin mo, mahal na kaagad. Ganda. Yes. Among many things, Chuzi, you do weddings. You plan weddings. Mm-hmm. How exciting is that? Exciting to a point na para kang nandito lagi yung pressure. Totoo. Tapos parang that pushes you to perform well always. Kasi nga, it's a once in a lifetime. Hindi mo siya mauulit dito. Boy. Ang kasal, pag nangyari na siya, kailangan maayos. And knowing that, nakakakaba. No, so and that kaba can fuel excellence, ika nga. Kasi you're on your toes, tama ka. Opo. Ang ganda naman. Yes. Ikaw, hindi ka ng bida. Kaya... Sa opening. Saan mo pa ng bida sa kasal? Pareho. Pandemic po yun. Oo nga. Pandemic Pero yung pagiging artista ba, meron bang papel sa negosyo? Does it help? Malaki. Yes. Paano? Kasi yung credibility, di ba, Wilma? Number one, people are drawn to you. That's and true. The people's skills mataas. So, alam namin, especially for social events, you deal with all sorts of people. Okay. Alam mo na makitungo, Tito Boy. And I think pinakamaganda dun is ikaw na nakatrabaho mo lahat, the best in the industry. Okay. It
applies to other fields that you tackle. So gusto mo maganda lahat ng output mo. Okay, ikaw. Ganda lang ako. Kinahanap ka. No, no. Yun ang sunod kong tanong actually. Gaano kahalaga ang ganda sa negosyo mo? Importante yun. Hinahanap ka ng mga tao. Oo. Tapos minsan pupunta sila at sabi, hoy, nito ka lang pala. Hinahanap ka ni Lynette. So, ay, hinahanap na pala. Hindi niya ako mahanap. Busy ako. Pero malaking bagay, di ba? Ang laking hatak. Ayun. Tama siya. Nadodrone yung mga tao sa'yo. Kasi like kami sa Karinderia. So, ang market ko is masa eh. Ang una nang hahanapin, ang gusto na makita is yung artista. Okay. Sa una. So, Wilma, pinag-uusapan. Go ahead. Sa una, gusto nila yung artista. Then, once na matikman nila yung pagkain, kahit wala na ako, nakain na sila. Dahil, because of the food. That's right. Yes. Kasi, she started to talk about ganda. Hindi naman pwedeng hindi kita tanungin. Di ba? Gusto mo yung tinatakpan mo siya. Ini-exclude sa convo. Oh, kasi kailangan. Sorry. Wilma left the group chat. Parang gano'n yung nangyari. But it is important. Halimbawa yung, you know, you go, I want somebody to organize their wedding because I wanna see Tuesday. And I liked that you talked about credibility. Yes. Kasi we're public, di ba? Yes. Alam natin yung ating responsibilidad sa publiko. Yes. Please, tuloy tayo sa ating upuan. Yes. And Miss Doesn't, we will have to do fast. Thank you so much. We will have to yes. do fast. Hindi mo na talaga ito binitawan. Add to card na benta na sa akin. Nailagay na sa yellow card. Okay. Depende yan. Mag-uusapan natin. Let's negotiate. Siguro mahal talaga itong bag na to, no? Pakita mo yung lining. Kasi para naman yung lining pa lang, parang pwede ka na mag-red carpet. Alam mo, tsaka yung pangalan, Patek. Dali, nanonood si Manay Lolit ngayon. Idol ko naman si Manay. Di ba? Yung bag. Okay. Let's do fast talk. Reyna Diyosa. Diyosa. Yaman, ganda. Ganda. Magwawalis, maglalaba. Magwawalis. Rarampa, aura. Rarampa. Saan ka huling rumampa? Sa pasta. Kung pagkain ka, ano ka? Pinakbe. Luto ni Mister, na paborito mo? Kaldereta. Best gift you've ever received? Marriage. Your showbiz best friend? Lucy Torres. Your beauty icon? Beauty icon, Amalia de la Puente. Pinakagalante sa abot kamay? Carmina Villaruel. Pinakakuripot? Dominic Ochoa. Pinakamahilig? Sorry! Pinakamahilig mag-TikTok sa abot kamay? Naku, si Chucky Dreyfus siya kasi Pinky Amador. Si Chucky! Namana ni Ashana sa'yo. Ganda. When do you feel most sexy? Oh, every time. Any time of the Complete day. Complete the sentence. Hindi ako natutulog kapag? Kapag gutom na gutom ako. Kinikilig ako kapag? Nakikita ka si Bebe lahat. Umiinit ang ulo ko kapag? Magulo ang paligid. Lights on, lights off. Ay, on. Happiness or chocolate? Oh my God, happiness all the time! Pangarap na naabot mo na? Lahat. Aww. Maraming salamat. Alam mo, Tuesday, Wilma, pag sinasabing comedian, di ba? Comedian. Mm. there is this notion na hindi lang naman. But you know, there's this notion that baliw sa pag-ibig, pag-umibig. Ito ba'y totoo o hindi? Totoo po. Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Aburo. Dito sa Fast Talk Boy Abunda. For today's talk muna, ang ating pag-uusapan ay, dito talaga ako nakaharap. Sabi ni Alter, dito daw. Okay, dito. Ang ating pag-uusapan po ngayong araw ay magkakaroon po ng pelikula si Ruru Madrid and Yasi Presman. And congratulations sa GMA Films and Viva Films. Ito po'y may pamagat na Video City, kapanahunan. Video City po, doon sa mga nakakaalam, was a famous video rental shop in the 90s. So, ito po'y isang fantasy rom-com kung saan magta-time travel si Ruru Madrid at siya'y pupunta doon sa Video City kung saan makikilala niya si Yasi Presman. Excited si Ruru, I didn't know this because nakasama pala niya si Yasi and sa katotohanan, ang una niyang dancing partner sa protege was Yasi Presman. So, congratulations. Aabangan namin lahat ang Video City. Congratulations. Samantala, kaninang
umaga? Hapo na. Matteo Guidicelli has signed his contract with Gym A7. At siya'y magiging bahagi ng, ayan, makikita ho natin ang litrato. He will be one of the hosts of Unang Hirit. Congratulations, Matt. And ngayong darating na Lunes, mag-uumpisa mapanood si Matteo sa Unang Hirit. At Lunes din po, he will be on Fast Talk with Boy Abunda live. And this is an invitation. Bukas po, sana'y samahan niyo po kami sa aming pag-uusap ng the one and the only Heart Evangelista. Matinding kwentuhan po yan. Maraming salamat. Balik naman tayo dito, di ba? Ang bag ko po ay niyayaka pa rin talaga ni Wilma. Pero klaro ko lang ang Wilma, kasi kanina may tanong kami sa Fast Talk na walis or something. Hindi ko pa rin malimutan yun. Still can't forget na ikay na-discubre. Was that Robbie? Robbie Carmona, yes. O, habang ikay? Nagwawalis. Oh, ang ganda, no? I mean, take me there. Mabilisan lamang. Si Kuya Robbie kasi naligaw siya. That time, siya ang director ng Body Shots Cavite. Okay. Mm. Pero nung nakita niya ako, parang 1 week na lang, finals na. So hindi niya ako maisingit dun sa contest kasi unfair. And then at the same time, same year, siya rin yung director ng Mutianang Cavite. Mm. So si Kuya Robbie, from then, nakita niya ako nagwawalis, so wala siyang choice dahil gusto niya ako makita kung ano itsura ko on stage. Sinali niya ako sa beauty contest. Okay. Kumusta? Wow. Mula noon, hanggang ngayon, hindi na naulit yung contest na yun. Totoo, ako para ng title holder, Mutianang Cavite Tourism. Isinara dahil sa iyo, Mars. Totoo nga, ay doon ako nagbibiro. Check nyo. Mula ng kwento, di ba? Nagwawalis ka saan? Sa may bahay? Sa tapat ng bahay namin. Because you know what, Tito Boy, I used to live in the slum area, di ba? Okay. Yeah. Ano pa doon sa medyo looban. Pamilya tayo sa mga kwento niya. Sa looban, sa mga, you know. Right. Less fortunate, doon po kami nakatuloy. So, yun lang, nautusan ako, nagkataon. Ganyan lang yung sasabi ko sa mga anak ko, pag yan destined to happen for you, kahit nasaan ka, mangyayari yan para sa'yo. Agree naman ako. Yes. But you have to cooperate with that destiny. Yes. Kailangan eh. And you have to work hard also. That's true. Yeah. We will work hard with Fast Talk. Tuesday. Mucha ng Cavite. Last na yun. Ito naman Mucha ng Fast Talk. Let's do this. Ribbon-ribbon lang. Ganda ng ribbon. Okay, Tuesday. Tuesday or any day? Tuesday. Banda, soloista? Banda. Halaman, palaman? Halaman. Talino, talento? Talino. Sense of humor or sense of time? Sense of humor. Magbebenta o magbabanta? Magbebenta. Ilan ang tattoo mo? 29. Parte ng katawan na hindi mo lalagyan ng tattoo? Yung... Big wedding or intimate? Wala. Wedding. Complete the sentence. Bata-bata, paano ka? Inire. Ay, pag may itinanim, may? May halaman. Mawala ang lahat, wag lang? Ang anak ko. Awit ng buhay mo ngayon. Ay, salamat po. Dasal ng puso mo. Sana po ay lahat maging okay. Your biggest blessing. Anak ko pa rin. Your biggest curse, if there is, if any. Anak ko rin. Your biggest life lesson. Na maging self-sufficient na babae. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Ano best, ba, Bima? Best time for happiness. Every time. I am Tuesday and I choose to be... A strong woman. Alam mo, ikaw, mga ganyan-ganyan ka na naman eh. Pag-usapan nga natin yan, ano ba ang ibig sabihin mo ng strong woman, Tuesday? Pwede at ikaw din, Wilma. Pwede ko rin baubang itakpan. Alam ni Wilma, to kasi yun nga, kanina sinabi natin during the break, pag nag-uusap kami ni Wilma, kala ng mga tao nag-aaway kami. But we just feel things so intensely all the time. So para kaming nagsisiga. Pero dahil alam kasi ni Wilma yung kwento ng buhay ko. And when I say I want to be known as a strong, independent woman, kasi wala talaga tayong inasa kahit kanino para tumayo sa kung nasan man tayo ngayong araw na ito. Kahit pwede ha, Tito Boy. That's true. Pag nanghihina ka as a strong woman, saan ka kumakapit? Nagdadasal po ako. Kasi yung mga bagay na hindi mo na masagot, isang tao lang, kung hindi man tao, ano ba, entity or some concept ang matatanggulan natin, which is ang Panginoon. So, nagdadasal po ako, tapos pag wala pa rin talagang sagot, binibigay ko na lang po sa pagkakataon. Kasi mapupunta naman yan. Wilma, naririnig ko lamang ito. I don't subscribe to this. Pero,
Huwag kang umiyak, matapang ka, you're a strong woman. Naniniwala ka ba na ang strong na babae ay hindi umiiyak? Ang strong na babae, marunong umiyak. Kasi yun yung way mo to, ano eh, to let it all out. Para kasi pag mabigat, pag hindi yung feeling mo talaga, na hindi ako iiyak, ah ano ka, manikin, hindi yun. Iiyak mo yan para lumabas yan and then makaisip ka ng mas tamang sagot sa tanong mo. Pero ang strong woman napapagod. Ano po yun? Mali po nang no, alam niyo po, Tito Boy, yung word na yan talaga. Sorry po talaga. Kahit si Bebe Lam, yung asawa ko na 10 years younger, lagi niya sinasabi sa akin, ako nakapangasawa ako ng istalyon. Tignan, ano ba istalyon? Batang kabayo daw po. Baka siguro sa jeans, matagal ako mapagod. In any aspect, either emotional, whether emotionally or physically. Physical, yes. Uh-oh. Meron akong ganong strength. At saka napaka-blessed mo in that sense. Kasi hindi madali ang mabuhay sa mga panahon na ito. Oh, yes. Hindi madali mabuhay dito sa ating industriya. Yes. With so much uncertainty. Iba ang pagod ng trabahong ito. Yes. Maswerte ka na, yun nga, meron kang strength from within. Ikaw, do you share that? I mean, you don't get tired? I do. At ang natutunan ko in my age, Tito Boy, ay matutong magpahinga. Kasi kasama po yun sa programa eh. Kumbaga parang pag walang reset, makina nga po ina-unplug paminsan-minsan. Tao pa kaya. So, kailangan natin yun. You have to know when to stop. Yes. And enjoy life. And enjoy life. Kasi minsan, dahil nga nakafocus ka, kung hindi man problema, challenge, sa magagandang nangyayari sa buhay, kadalasan nakakalimutan natin magpahinga. Mm. Ay, nagpapahinga naman po ako. 14 hours pa rin po ako natutulog. Meron po. Totoo? Yes, mahaba ako matulog dito. Ang galing naman. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Yes, yes. Pero paano ka magdasal? Straight lang dito, boy. Para it's a conversation. Conversation. Sabi ko nga yung pag natanong, alam mo ang religion mo? Wala akong religion, pero meron akong relationship. So, para nakikipag-usap lang ako sa nanay ko, sa tatay ko. So, bahala ka na. And I do not worry. Okay. Because it was written in the Bible 365 times. That's why I don't worry. Okay. Mm-hmm. You talk about the Bible, but you do not subscribe to a God with a name. Yes, yes. Okay. Muntik mapunta ka dun kanina. You were talking about an entity, a concept, yeah, etc. Yeah. Ganun ka rin, Shuzi? Ako, Tito Boy, ang dami kong binasa about different religions. And I've experienced most of them kasi through my travel, sobrang interested ako talaga sa kanya. So mostly, nag-start tayo sa mythology hanggang naging Buddhism, hanggang napunta tayo sa Christianity, kung saan-saan na po. At bilang Katoliko, ang mga magulang natin, diba, we are born into it, but it doesn't stop us to expand ourselves. And it's just one thing, it all boils down to the bottom line na kindness talaga ang napakagandang religion. I totally kindness agree. Kindness pa rin. I totally agree. The name of my God is Jesus, but I agree with you. Yes. That at the end of the day, mabuti ka bang tao sa kapwa? Yes. Are you fair? Yeah. Ikaw ba? Diba? I mean, honest. Honest. Mm. But I like the word kindness. Opo. Oo, mabait ka ba? Okay, pag-usapan natin yung kabaliwan sa pag-ibig. I'll go straight. Sa Tuesday na lang po. Bakit ako nalahan? Oo. Ano yung pinakabaliw na nagawa niyo sa buhay sa ngala ng pag-ibig? Ako dito, boy, aamin ako. Nabuntis po ako 2 beses. Ayun na po. Yun na po yung pinakabaliw. Kasi nung nabuntis ako, bye. Ay, inulit ko ulit. Hindi ako natuto. Na-enjoy ko. Masyado yung pain. Okay. And then, bye. And then on the third, ay, sandali. Hindi na to pwede. So, okay. Natuto ako on the third time. So, meron ka pang mag-ask. Okay. Ikaw, Tuesday, anong pinakabaliw? Sobra. 20 minutes lang po yung pastok, di po. Kaya ba ba? Yung mga ano? Ang dami ah. Malistahan po. In 30 seconds. Opo. Yun din, yung mga desisyon natin na nire-regret natin, yung mapakasal or pumunta sa isang relasyon na hindi masyado nag-iisip. And we do have regrets, no? We do have regrets. At saka, regret is parang a pastime of old people. Hindi ito nangyayari sa bata eh. Iba? Pleasure yun na meron kang nire-regret. Ibig sabihin, you have done enough in your life para magkaroon ka ng regrets. Yes. Ang hopefully ha, in this age natin, Wilma, na we became wiser because of this. Yes. I like that. Hindi ko siya tinakbuhan ever lahat. At yun ng maling decision, Tito Boy, hinarap natin. In-embrace. Wait ka lang, darating din yan. Huwag na ba? Tama na! At may take away, di ba? May take away. Ang mahirap, yung natapilo ka, tapos wala kang natutunan. Yeah, well, exactly. Ang importante, may natutunan ka. Yes. I have flowers for you. Hi! Oo, di ba? Thank you so much. Bagay na bagay sa'yo.
Thank you po. Sige na. Meron, alam mo, Tuesday, Wilma was a top model of her time, di ba? Oh. Halika dito, Miss Dozen. Yes. Huwag kang mag-alala, hindi ako pupunta doon. Ano yung lakad niyo nung kapanahunan niyo? May lakad sila eh. Ayo, oo. Marunong yan. No, dapat sexy, sultry. Gagamit mo talaga yung body mo, yung mata mo, lahat. Pati ang ano yan. It's a rhythm. It's a rhythm. Yes. Okay. This is how we do. 3, 2, 1, go. Ay. Iba. Oh, ay. Ay. Iba. Oh. Diba? Parang ano, rumoronda, parang tanod. Tay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan. Maraming salamat. Stay kind. I love the word, stay kind. Yes. And make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Let's talk again every day. Let's talk every day. And huwag niyo pong kalilimutan kay Tan and Action with Boy Abunda. That Sundays, 11:30 in the evening. And Voice of La Carmela, The Barakay, Rod Mercado, happy birthday. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting palabas. Sa inyong dalawa, thank you very much. Thank you so much. Goodbye for now. And God bless.